Hello po, magandang araw po sa lahat. Isang issue po about dun sa Pilipina na nasa Italy na nakapagbitaw ng mga salita po sa kanyang kapwa Pilipino na pumipila po sa mga relief galing sa gobyerno ng ating gobyerno at gobyerno po ng Italy. Mga Pilipino po na pumipila para po makakuha po ng tulong dahil nga po sa krisis na nangyayari sa buong mundo. So, ito pong Pilipina na ito ay nakapagbigay ng mga hindi kanais-nais sa mga pandinig ng mga kapwa niya Pilipina. Siya po ay nakapagsalita ng mga hindi kanais-nais na mapanlait sa pandinig po ng iba. So, kayo na pong bahalang humusga sa kanya. I-share ko po yung kanyang video. Na siya po ay nagbablog habang nagsasalita po tungkol sa kanyang mga kababayan. At kamakailan lang din po, siya po ay nag-public apology din. Humingi po siya ng tawad sa mga kanyang pinagsasabi sa kanyang pagbablog about sa mga Pilipino na pumipila sa relief. Mga Pilipino, pumipila sa relief. Puro Pilipino na mga kanya pong nilalait na mga oras na yon. Dahil po siya ay binatikos ng kanyang kapwa Pilipino. Ng ating kapwa Pilipino. Siya po ay binatikos ng madlang people dahil po sa kanyang mga panlalait sa kanyang kapwa kababayan. At siya po ay nag-public apology dahil daw po sa kanyang kapamilya na nadadamay dahil dito. Dinadamay daw po ng mga Pilipino na nagagalit po sa kanya. Dahil po sa kanyang mga nabitaw na salita na di ka nais-nais po. So, ayun na pong bahalang muska sa kanya. I-share po natin yung video para po tingnan natin kung talaga po bang makapanlay siyang tao at tapat po yung kanyang pagpapublic apology. Share ko po sa inyo. Sugid ang mga Pilipino. Pumila sa relief good. Kung gano'ng kahaba, nangunguna mga Pilipino, mamila. 3 oras mamila. 4 na oras, puro Pilipino lahat. Kakatuwa naman, talagang may hirap as in talaga mga black people na walang trabaho talaga, as in umaasa lang, pero hindi sila pumipila. Hindi ko alam bakit mga puro nangunguna Pilipino. Ayan, ganyan nakahirap na. Bait ako sa inyo. Kaka sa toti Pilipino eh. Oh, mama mia. Toti Pilipino. Si Pai pila ko ah. Mama. Eh. Quando sento l'odore di nove, mamma mia. È quello che devo. Eh sì, tutti Pilipino. Va. Eh certo. E questo ha detto è pubblicità di. E questo è qua. Mamma mia, tutti Pilipino. Hai capito? Si fai pila così. Che ore? Eh questo sì, questo uno sacchetto, sì, uno sacchetto in così. Pila tanto ora. Ang susunod pong video na inyong mapapanood ay yung kanyang pag-public apology. So, ilalapag ko na po. Sana itigil nyo na to. Kasi kayo rin ang napapalala, hindi naman ganun ka-adi yung video ko eh. Tumatawa lang ako, as in, na-surprise ako dahil ang tiyaga ng mga Pilipino magsakripisyo kahit na nakamba yung
COVID sa atin, ang virus sa atin, hindi ba ninyo naiintindihan yung gusto kong ipaliwanag? At gusto ko rin iparating ito dahil ang ayuda ng akap dole until now wala pa rin lumalabas sa atin. Puro response lang ng ang mga documents ninyo ay kulang, ganyan. Alam nyo ba na didismalya ako sa gobyerno natin ganito? Mga lumang patakaran nila na napupunta naman sa bulsa nila yung gusto ko ipahiwatig na mag-unite, unity tayo dito mga Pilipino. Hindi yung ganyan ginagawa ninyo sa akin. Dinidiscriminate nyo ako. Para hindi naman may tutuwid ang pagkakamali ko kung gaganin ninyo rin ako. Hindi ko na pasalamat na lang ako. Talaga humingi ako sa Panginoon na humarap sa inyo. Humarap sa inyo. Kasi pamilya ko na rin nararaktan sa akin. Damay na yung pamilya ko sa ginagawa ninyo. Wala naman akong ginawang masama na para akala ninyo pumatay ako ng tao. Wala naman akong ginawa sa inyo. Pinakita ko lamang kung gaano kasigasig ang mga Pilipino kahit ganun na nga yung sitwasyon natin, di ba? Kung tutusin, gusto ko nga rin pipila doon. Kung hindi lang nakaambay yung panganib sa aking buhay, di ba? Ayoko hindi ko minamalitang OFW, taas na taas ako sa inyo. Kaya ako rin ginagawa itong YouTube na to dahil alam ko may patutunguhan itong video kong ito. Kasi hindi naman ako nagsalita ng masama kahit ni isa. Nakita ko lamang talaga na bakit ganun na lamang kayo mag-react sa aking video. Lahat ng mga friend ko sa FB na mga masasakit na sinabi ninyo, pinaano ko na lamang yun kasi ayaw ko naman talaga ako nauna na sinabi ninyo ako nakasakit dahil pinagtatawanan ko kapwa ko Pilipino. Ako'y isang merda na sinasabi ninyo na hindi naman ako parla Italiano. Pretending ako. Huwag naman kung ganyan. Masyado naman sakit yung ginagawa ninyo sa akin. Tao rin ako. Alam ko, hindi ako perfecto. Tinatanggap ko lahat. Huwag nyo naman isama pati pamilya ko sa mga ginagawa ninyong batikos. Pagpupost pati mga anak ko. Iba na yan eh. Kaya ako nag-video nun kasi iniisip ko yung video, gusto kong i-copy sa inyo yung ano na kamamadali ko. Hindi ko na isama yung video na ginawa ko about to direct to Dole. To kasi kagabi pa ako hindi nakatulog sa ginawa kong gulo na hindi ko naman alam kung ano nasabi kong masama at bakit ganun na lamang kung tratuhin ninyo ako parang kriminal. Everyday ako dyan sa Mambretti. Dyan ang trabaho ko, dyan ang uwi ko. Habang naglalakad ako dyan papunta numero uno. Nakikita ko yan. Ang dami mga pumipili dyan, ibang lahi, karamihan. Kaya nagulat lang talaga ako, as in, puro Pilipino. Yun ang sinabi ko,
dahil ang iniisip ko, excited ako dahil akala ko nang matutuwa kayo sa post ko. Nawala naman pala yung aking katuwaan dahil kasi ganun nga, bash pala yung tuwa. Kaya po, hinihingi ko kapatawaran. Tao lang ako. Nagkakamali kong, yun ang nakikita ninyo pagkakamali ko. Kinuha kong video eh, panalait sa inyo. At dinadown ko mga OFW. Never kong dinown dahil kasi ako'y isang OFW din. Alam nyo ba yun? At sinasabi ninyo ako'y nakatungtong lamang dito. Hindi nyo alam kung anong buhay ko before ako nakatungtong dito. Kaya wala kayong alam sa buhay ko. Kaya please, kung ano man yung mga pinagsasabi ninyo, itigil nyo na yan. Asa kayo mga video ninyo? Wala akong ginawang masama. Bakit ganun na lamang kung tratuhin niyo ako? Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga binibitiwang mga salita. Lalo na ito ay tungkol sa ating mga kababayan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you for watching.